up, no sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna... So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan Branch, okay? Puntahan nyo na lang yung mga branch na malapit sa inyo ng Motoposh. Pero update nga ulit dito sa atin, kung medyo nabibitin kayo sa Pinoy 125 last time na na-vlog natin. So dito naman sa 155 engine, eh siguradong meron ka ng power, meron ka ng torque, at alam naman natin na ito yung madalas na ginagamit mga pang tricycle, okay? So ano nga ba itong motorcycle na sinasabi ko, at halagang 46,000 meron ka ng 155cc na motorcycle. Ano nga ba to? Ito yung Motoposh Pinoy 155. Para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, last time na vlog natin itong 125. Kung medyo nabitin kayo sa power na itong 125, eh meron naman silang 155cc. So kung naghahanap pa kayo ng mas mataas dito, hanggang 155 lang po si Motoposh, okay? Kung meron kayong gustong hinahanap ng 175, eh pumunta kayo sa counterpart nila, kay Rusi meron, okay? So no brand wars tayo dito. Sana all. So ayun na nga, para sa mga gustong mga pan tricycle, alam naman natin, gaya na sinabi ko dito, pan tricycle time. Kung napanood nyo na yung ating vlog dito sa 125, halos parehas lang din naman sila. Okay, ang nagkaiba lang naman talaga dito is yung engine. Ito kasi 125cc, ito naman is 155cc. Pero makikita natin yung difference niya rito sa makina. Yun o, ang laki ng difference, ang laki rin talaga ng makina na ito. Pero yung carb nila halos parehas lang oh. So ikutan na natin para at least malaman nyo kung ano yung mga pinagkaiba, or ano nga bang meron dito sa 155cc bukod sa mas mataas siya ng displacement dito sa may 125cc. Yan na nga, mapapansin natin yung kanilang headlight is same lang din na pa-box type. Medyo malabo yung kanilang glass na ginamit dito. Ito makikita natin dito, same lang din sila ng signal light. Yan, halogen bulb din yan, and flexible. Parang mas feeling ko mas flexible tong kay 155 compared dito kay 125 eh. Ah, parehas lang. Okay. So, meron din siyang cover dito sa may kanyang headlight. Meron din yung butas sa taas, okay, natatakpan lang siya ng price. Naka-telescopic fork din tayo rito, same lang din sila ng forks, same nung kanilang finish, no? Ganda rin, no? May mga glitter effect din to. And then, naka-drum brake tayo dito sa may harap, naka-wide spoke, ang size ng gulong ay 2.75 by 17, so tube type itong motorcycle na to. Meron din extension dito sa kanyang front fender. Pero kung ayaw nyo, gaya na sinabi ko sa 125, eh pwede nyo tanggalin to kung ayaw nyo lang naman. Okay? So dito naman sa kanyang frame, halos parehas lang ng frame, no? Ito naman yung kanyang makina, same nung kulay, oh. Ganda ng finish. Doon ako na ano eh, nagustuhan dito eh, yung kanilang mga paint job, yung pagkaka-assemble, ang quality nung dating. Alam mo yun, hindi magpapahuli dun sa mga counterpart niya ng mga China brand, pati yung sa mga Japanese brand eh. So yun nga, same lang din sila ng Tombucho ni 125 at saka itong si 155. Ang ganda oh, ang linis din. Ah, gusto ko yung Tombucho nila eh, pag medyo nainitan pa, baka maging titanium siya eh. Hindi ako sure kung madali siyang kalawangin, pero mukha naman siyang stainless. Sa kanyang kickstart, same lang din sila ng itsura, same ng design. And yung kanilang foot pegs para sa rider, di rin siya napiplip, malapad din or makapal din yung rubber na ginamit dito. Sa kanyang rear brake pedal, same lang din. Tsaka yung smooth, same na same lang. And malapad yung kanyang tapakan, yung kanyang carb din dito, oh, halos same lang. Tapos yung brand na ito is Japanese. Ayun o, technology. Tapos Japan, yan, Japan made, no? So talagang dito pa lang sa parts na ginamit nila, eh, hindi talaga basta-basta or hindi talaga cheap or pipitsugin. Okay, so kahit sabihin natin China brand itong Motoposh, meron silang mga ginagamit na sa Japan din. Okay, so yun na nga, yung Tombucho niya, ito yung tsura. Halos same lang sila ni 125.
Tapos yung kanyang foot pegs, same lang din. Napi-flip din yan. Round style din to. Yung kanyang swing arm, same lang ginamit. Maganda rin. Maganda yung finish. Pero napansin natin kasi dito, is dito sa likod is apat yung shock. Okay, dalawa dito, dalawa dun sa kabila, tsaka adjustable pare-parehas. Dito kasi sa may 125, dalawa lang. Okay, isa dito, tsaka isa dun sa kabila. Pero kagandahan naman kasi dito, pwede nyong lagyan or pwede kayo mag-additional na shock dito. Drum brake din tayo dito sa likod. Naka-ward spoke din tayo dito. Ang size dito ay 3x17. Dito sa design ng kanyang tires is, gusto ko pa rin talaga yung design dito sa likod. Yan. So, pwede kayo maglagay dito ng top box. Same lang din yung bracket doon sa 125 tsaka dito sa 155. Yan. Signal light niya, halogen bulb din yan, box type din. Tsaka yung kanyang tail light is box type din, tsaka halogen bulb. Meron din tayo rito ang reflector dito na mismo sa kanyang tail light. So, sa kanyang rear fender, metal din yan. May extension din siya na pwede nyo tanggalin. Yun o. So, kagandahan nga pala dito sa bracket niya is supported nung kanyang frame itong ating signal light. So, kahit mabangga siya, okay lang kasi merong ganito. Yan. Pero syempre, ingat pa rin tayo. Lalo na kapag gagamitin nyo itong pan-tricycle, ito yung madalas talaga na napuputol. Yan. So, sa kanyang sprocket size, same lang din sila ni 125 42T na nakalagay dito. Ito rin ay naka-CDI na rin to. Okay, so ang ano lang dito, same lang din sila ng gear, is 4-speed. Okay, yung gear position niya is neutral, tapakan nyo to, pababa. Tapos pag magdadagdag kayo, ito yung tatapakan nyo. Yan, so same lang din sila. So dito sa 125 tsaka sa 155 is 4-speed parehas. So naka dual head shifter din yan. Yung kanyang foot pegs dito sa rider, hindi rin siya napiplip. Same lang din sa kabila. Tapos check natin yung side stand. Uy, smooth lang din. You know. Tapos tingnan natin mamaya kung same height lang din sila. Kung abutin natin to. Okay. So ito nga pala yung decals nung Pinoy 155. Yan. Sa decals, nagkaiba sila. Ito yung itsura. Ito yung design. Dito sa tanke. Yan no. Tapos same lang din sila nung tank. Yan. So ito yung itsura na pala nung susian. Para ma-open natin tong gas tank niya. Okay, kailangan nyo na susi para ma-open to. So, sa upuan, same lang din. Sa kapal, sa lambot, same lang din. Yan. Malambot siya. Tapos makapal din yan. Talagang pangkaraniwan na pang tricycle is ganito yung ano talaga yung kapal, yung foam, yung lapad, yung haba, diba? Yung handlebar is naka-upright position din tayo rito. Halos same lang din, oh. Halos magka-height lang din. No? So, ayan, yung kanya ignition key, yung susi, simpleng-simple lang, tsaka maliit. Ang cute eh, no? Simple lang din yung kanya ignition key rito. Then yung panel gauge niya, speedometer, odometer, may Pinoy dito. Same lang din sila nung signal light, neutral, tsaka pag naka-high beam. Yung itsura dito ng dashboard is same lang din sa 125cc. So, pati yung mga switches niya, park light, headlight, hazard, meron din siya. Electric starter, yung kanyang front brake, smooth lang din. Meron din siyang rubber dito. You know, yung clutch, smooth lang din. High and low, signal light, and busina. Yun. So, sakin natin para at least tingnan natin kung pare sila ng height or pare sila ng
pagkaka side stand. Ayun. Back up tight, get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones, no, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot, shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot, know my story, I know my boss. I will fight against the clock, time's a limited gift from God. One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Yan, maganda side stand niya. Kasi higang-higa siya. So, try natin. No? Ah. Alos same lang din. Same lang sa ano nila. Nung height. Yan, no? Pero parang mas, hindi ko sure kung mas mabigat ba siya or what. No? Pero, ayan. Dali lang din naman siyang i-manage. Hindi naman siya nakakatakot lalo sa traffic, di ba? Turning radius niya, you know, halos same lang din. Malawak din siya. Tapos yung front shock, medyo matigas lang na konti, you know. Tapos sa upuan, malambot nga pala yung ano, gulong dun sa harap. So, ayan. Para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandiyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. So yun lang mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.